Bumaba ng mahalagang porsyento ang poverty incidence sa lahat ng probinsya ng Bangsamoro Region sa taong 2021 kumpara sa nakalipas na tatlong taon. Ito ang inanunsyo ng Philippine Statistics Authority BARM sa Regional Dissemination Forum na isinagawa sa Cotabato City. Batay sa 2021 BARM Poverty Statistics, naitala ang pinakamalaking pagbaba sa probinsya ng Lanao del Sur mula 71.2% noong 2018 ay 10.9% na lamang ang poverty incidence nito sa taong 2021. Samantala, 38% ang naitala sa lalawigan ng Maguindanao, 36.5% sa lalawigan ng Tawi-Tawi, habang ang Cotabato City ay may 39.7% na poverty incidence. Maituturing naman ang mga lalawigan ng Sulu at Basilan sa may maraming mahihirap na pamilya sa rehiyon. Naitala sa 62.5% ang poverty incidence sa Sulu, habang 53.5% naman ang sa Basilan. Ayon kay PSA BARM Regional Director Engineer Akan Tula, ang malaking pagbaba sa poverty incidence ng Lanao del Sur ay maiuugnay sa pagpasok ng mga programang pangkaunlaran sa lalawigan. Before the scenes, wala masyadong traffic at wala masyadong establishments sa mga areas na yan. Now, following, is some of these people came from Marami City mismo. Nagbalik sa kanyang kanilang mga. And then, doon sila nagpatayo ng kanilang mga establishments and businesses. Now, sa pagpatayo ng sariling mong pwesto, of course, kailangan mo ng simento, kailangan mo ng kapal, kailangan mo ng rainwater. Pag kailangan mo ng kapal, kailangan mo ng rainwater, meron tayong economic movement in the area. Ikilos yung ating economy, ikilos yung ating pera sa sa area nyo. So yung mga walang trabaho, samantala, sinabi naman ni Bangsamoro Planning and Development Authority Bureau Director Melanie Indar na epekto rin ng nararamdaman ngayong kapayapaan matapos mabuo ang BARM at mailatag ang mga programang magpapaangat sa pamumuhay ng mga Bangsamoro, kaya unti-unti na rin nakakabawi mula sa pagiging pinakamahirap na lugar ang mga probinsya sa rehiyon. So, based on this, nakikita natin na pwede magtuloy-tuloy, although it's up to the adjustments to sustain this good improvement in poverty situation, but we intend to continue the flagship programs of the Office of the Chief Minister as well as its strategy and toward the moral governance. Kasi napakaganda din kasi na common with the implementation of programs and projects, tingnan din natin kung paano mag-deliver ng services yung ating local government tourists. Sabay-sabay sana ito na mangyayari at yung sinasabi natin na full of society approach. So, tulong-tulong po tayo dapat. So, that is why we are actually encouraging also our local government tourists. Mula sa Maguindanao, ako si Odessa Cruz, matatag, matapang, matapat.